Ayan, gagawin naman tayo ng buttered shrimp. Pero masabaw siya, pero okay lang yan kasi masarap talaga yan pag masabaw. Lalo na pag ihalo mo sa kanin. Ayan, bubuhusan ko na ng tubig para mababad siya ng kaunti. Ayan, konti lang. Ayan, magtatanggal na tayo ngayon ng bigote ng pasayan. Basta yung mahabang part yun na yun. Kung kayo'y gagamit ng matutulis na bagay, kailangan nyo tignan ang inyong kamay kung tama ba yung pinaghihiwan nyo or pinagpuputol nyo para hindi kayo madisgrasya. Yun lang. Ayan, tapos ko na siyang tanggalan ng bigote. Ngayon, hihiwain ko naman siya ngayon sa tiyan para tanggalan siya ng bituka. Ayan, tapos ko na siya tanggalan. Ininisan ko na siya ngayon ng malinis na tubig. Ayan. Dadahan lang kasi may mga matinik-tinik pa siya dyan kahit tinanggal natin siya ng bigote. Masakit din yung mga ano dyan. Hindi ko nang tawag dyan. Basta yung matalim dyan para siyang ano. Parang kaliskis ganun pero hindi siya kaliskis.
Ayan, dahil okay na siya, malinis na, bubuksan ko na yung Sprite. Ibubuhos ko yan lahat. Imamarinate ko yan ng mga ilang oras. Basta, depende na sa yun kung ilang oras mo siya imamarinate. Pati yung bawang, pati yung sibuyas, luya na ilalagay ko. Tansya-tansya lang yan. Basta may mailagay lang hanggat gusto, hanggat mayroon, sige lang. Basta, depende na sa yun kung gusto nyo. Yung bawang, hiniwa ko siya ng maliliit. Ayan, magigisa na tayo. Maglalagay na ako ng konting mantika. Maglalagay na din ako ng butter. Pero sa dulo niyan, maglalagay din ako ng kalati niyan. Kung nakikita niyo, di ba kalati lang nilagay ko ng konti. Pero nilagay ko talaga ng buo. Ayan. Kasi para sa akin, masasarap at madaming butter. Hindi ko lang pinakita yung nilagay ko na butter na kalahati. Nilagay ko na una yung luya para lumasa na yung luya sa butter at mantika. Ayan, ilalagay ko na yung bawang. Madali naman lutuin kasi yung pasayan na yan. Kasi pagka nag-orange na kasi yan, yung luto na siya.
Naglalagay din ako ng asin para mabawasan ng konti yung tamis na pinagmarinate natin kanina dyan. Konting asin lang. Depende na sa inyo kung ilang asin ang nilagay nyo. Tulad na sabi ko kanina, tansya-tansya na yung ginawa ko. Ilagay din ako ng tubig. Konti lang. Yun. Pang-balance lang ng kaunti. Nung malapit ng maluto, saka ko na nilagay yung dahon ng sibuyas. Ayan, ginunting-gunting ko lang siya.